Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing hapon, alas 4:30, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Magandang hapon po sa inyong lahat. It is a wonderful Wednesday. Hi, hello and good afternoon mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Ingat po kayo pa uwi. Medyo makalimlim na po sa akin pong tinatanawan. Ingat po sa lahat ng mga kaserbisyo na pa uwi po. Lahat po ng mga motorista, ingat po kayo sa biyahe. Happy hump day. It's the middle of the week. Kumusta po kayo? Surviving? Mm-hmm. Of course, dapat yan ang ating mentality ngayon. Yes, oo. Kailangan nating maging think positive palagi. Oh, kahit po nahihirapan na tayo, go lang ng go! Biruin nyo, nakakalahati na kayo. Alam nyo ba, 70 days na lang. 70? Kahapon? Alam mo, 71? Kahapon, bukas 72. Days before Christmas! Merry Christmas! Oo nga, 69 my friend. Saya natin. Bukas 69. Ay, oo. Sorry. Ay, kasi. Windang Wednesday. Okay. Ayan ang gusto ko sa iyo, partner. Oh. May wonderful, may windang. Oh, diba? Ano tayo eh? Ano tayo? Lahat ng emotions. Oo nga. Diba? Oh. Ganun talaga. Para masaya. So ngayong hapon, maganda po ang aming pag-uusapan. Mamaya, pag-uusapan po natin itong sports ng mga chikiting. Maaari ngayong kinagigiliwan ng inyong mga anak. Baka gusto nilang i-try. Oo nga. Ano nga ba to, partner? Jiu-jitsu. Oo. Kasi nung isang araw naman, kasama naman natin si Coach Ponin Lopez sa Taekwondo naman, na ako ay na-inspire na baka mag-enroll si Margo. Pero why not? Go! Ganun naman ang mga kids, di ba? Pasubok mo lang ng pasubok hanggat sa kung ano ang kanilang magustuhan. Oo, so, alam mo, ako may ibang motibo kami ng asawa. Anong ko. Anong motibo diba? Yan? We have two girls. Anong gusto motibo? Namin sila mag-sports. Para hindi mag-boyfriend paglaki. Dahil parang kumbaga, bukas meron akong training, hindi ako pwedeng mapuyat. I can't party, hindi ako pwedeng pumunta sa party, ganyan. Kailangan maging disiplinado sa, di ba, tamang pagtulog, tamang pagkain, sa pangangatawan. Oo. Kasama yan eh. Kasama hindi lang yan. Naman about competitions and you know. Values in life. Yes. Oo. Kaya yun ang aming totoong motibo. Values in life, ha? Of course, values in life. Oo. And the journey, di ba? Okay, so ang question of the day. Okay, ano po ang paboritong sports ng inyong mga anak? Share na yan, 0919-273-3000. Or mag-comment po kayo sa YouTube Live at Teleradyo Serbisyo. Si Luke, basketball o taekwondo? Pareho. Pareha. He loves both. Even wall climbing, running, biking. Very active na bata. Yes. Pero yun nga, today, recently nga, taekwondo siya. Oo. So, at ang description na at least ako sa aking kumbaga, hindi naman observation, Luke is unnatural. Wow, thank natural. You. Turuan mo rin siya mag-basketball, diba? Partner. Oo. Gustong-gusto rin niya. Oo. Kahit maliit siya, nakaka-shoot. Oo. Kailangan ba matangkad? Hindi naman. Importante talaga? Lang meron kang sure? Determination. Talaga? Oo. Okay. Turuan mo rin basketball si Margo? Oo, tuturuan ko rin basketball. And si AJ. Kasi yung anak kong isa, basketball, girl. Si Emily. Yes. Yes. Oo. So ano pa? Marami rin ngayon nahuhumaling sa gymnastics dahil kay Carlos Yulo? Oo nga. Oo, diba? Si Margo, ballet, to begin with. Yes. Ang kanyang unang e-sport. Nag-swimming din. Nag-swimming din siya. Lahat na. Oo, lahat na. Lahat tinry rin namin. Nag-swimming rin kami. Mm-hmm. So, ayan po, question of the day. Ano ang paboritong sports ng inyong mga anak? Viber lang po ha, 0919-278-3000. Okay, so ngayon po ipapakilala na natin. We have a very special guest for today. Taos pusong tumulong, walang tinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Kasama natin po ngayon, marami siyang multi-hyphenated ang tawag.
na multi na hyphenated pa. Multi-skilled. Oh. Multi-national, multilingual. Talented? Very talented. No. So, she's a film director and creative director for a fashion brand. So, bukod po sa films, siya po ay fashion designer. Kung kilala niyo po sa mga mahilig sa mga local products, siya po ang creative director ng Lokal, Home plus Art plus Fashion. Plus at the same time, siya rin po ay isang ina. Magandang hapon sa iyo, Direk Connie Makatuno. Hello, good afternoon. Thank you at inimbitahan niyo ako today. Welcome. Hello. Direka Connie, you know, it's my first time to interview her like this kasi lagi kami nagkikita sa mga pop-ups, magkasama kami. Chika-chika. Pero today, sabi ko, professional ako. Professional okay? Chika, pwede rin. Hindi tayo chismisan ngayon. I want to know, Direka Connie. Yes. Oo. So, ang dami mong ginagawa. Etong pagiging film director mo, nauna yan, ano? Yeah. Before being a designer. So how did that happen? I don't want to call myself a designer. I'm more of a creative director for my brand. Parang I created, di ako nag-aral ng designing but it's just love for clothes and just wanting to look different. Yun okay. What makes your brand? Ano ba? Is it Lokal or I Am Lokal? So the Instagram handle is I Am Lokal, but the brand itself is Lokal Home Art Fashion. So we combine together home, yung art incorporated into the clothes and into the furniture that we make, and so fashion as well. So parang, alam mo yung gusto mo ng art, pero ayaw mo siyang mag-collect ng dust sa bahay mo. Oo, so ilalagay mo siya sa damit para sinusuot mo siya everyday. Kasi it makes me feel good wearing something that there's something made by hands. Yes. So yun yung beginning nun why it became Lokal Home Art Fashion. It's incorporated the art with the modern contemporary pieces na ano. Ang galing nga, Direk, nakuwento mo sa amin kanina na ngayon na inoobserbahan ko, well, just a sample of that, yung kumbaga creative direction, yung jacket mo ay gawa mula sa dating pantalon. Yes. Tama ba? Yes. Ang galing nga. Yes. So, kwento mo naman. Nakita mo yan. Nakita mo yung pantalon. Ayun na. Pantalon ko to. Pantalon mo yan. Actually, pantalon pa rin anak ko to. So, parang ano, parang sometimes, diba, merong sentimental value yung outfit. Tapos parang ayaw mo siyang mawalay sa'yo. So, gusto mo siyang i-repurpose into something different. So, parang naisip ko nun, I wanted to make clothes na upcycled. Pero not just about patchwork. Kasi diba, yung more common that we know when we say upcycling or recycling is patchwork. Pagtagpi-tagpiin mo yung lahat ng gusto mong tela or damit in one. But I felt like I want to challenge myself. So paano ko gagamitin tong old pair of pants ito? So gumawa ako ng jacket na ganito. And then gumawa ako ng palda na with ganyan the jeans. Okay? But more than anything, syempre, yung brand talaga yung goal namin ng anak ko is to spark a conversation. Just like when you're asking, di ba? Parang spark a conversation about the outfit and then eventually it would lead to a conversation about our country. Kasi 50% or 80% of our materials are local handloom weaves from Luzon, Visayas, Mindanao. So we either have it hand-embroidered, hand-loomed, or beaded. Yes. So parang yan yung kwento ng culture natin, ng heritage natin, whether magbago yung design, hindi trendy yung habol mo, magbago yung design, yung content niya remains the same. It's tradition combined with contemporary thing. Yes, pakita natin yan. Teka muna, sa mga nanonood ngayon ng Teleradyo, I'm also proudly wearing one of the brand's designs. So this is the, terno top, Maria Clara top, that I'm wearing with jeans actually. Tatayo talaga. Pakita kasi, kita. Pero tingnan nyo, nakapantalon lang ako. Yeah. Pero diba, naka Maria Clara ako. Galing. At nandyan si Jose Rizal. Talikod ka, ayan, meron design sa likod din. Talaga. Yes. Natalikod ako. Yes. Napaka-class ah. So you have the brick phone at the back. So kasi era ko yan, obviously, 80s. So, the brick phone and the cassette at the front. Kasi yung anak ko, hindi na niya alam dati kung yung ano brick yung... brick phone. Hindi nga niya... Alam mo yung Betamax, hindi niya alam kung ano hindi nila alam. Pero I can tell you that we've watched movies before. Baka si Migs hindi alam ang Betamax. Excuse me. Narinig you ko lang yung Betamax. Joke lang. Diba? Naabutan naman natin yan. Naabutan mo ba? Yes. Baka yung parents mo. And then, the artwork that you see, the cassette, and the Jose Rizal on the side, and yung...
yung brick telephone sa likod, those are original artworks of my son, si Casantino. So basically, that's what we have. Our art is composed of the designs, that the artworks that he does that I curate. Tell us about your son, Santino. Casantino. Casantino. Pero tama ka, kasi the godfather, Santino. Pero feeling ko ang dami nung age na yon na pinanganak na pinangalan Santino. Ng Santino. Sabi ko, I was looking for a name na X. Start, para kakaiba. And then, napanaginipan sa dream, parang napanaginipan ng dad niya na ang ipapangalan natin sa kanya is Casantino. Kakasaka ba? Oh, di ba? Wow. Sino si Casantino? Casantino, X. Santino with an X. Casantino. Very unique. So, he paints. He plays the piano, he writes literature. Yan. Very good. But he became a mechanical engineer. Gusto mo yun? Oh, okay. But it's a science. But now, he is shifting to linguistic. Okay. Linguistics. And I in the beginning, I don't know what would be the value of it. But then recently, I met someone and she said that, at Katutubo Pop-Up Market, yes. She said that, you know, linguistics is it's a hard course to take because it's about science as well. How can they, yun yung language, no? Yes. Linguistics. Correct. Mahirap yun, ha? Imagine. So he's going to learn languages, ganon? It's not just about the languages, but I guess the etymology of them, no? Diba? Yung parang, what is the value of this in a certain land or culture? Yung languages na yun from unang-unang sinaunang panahon, tinatranscribe nila or tinatranslate so that we can understand it. Parang ang anthropologist. No? Parang anthropologist, pero sa language. Yes. Oh. Very. And so he was able to mix this, the science and the art. Yes, yes. Together. Yeah. And it's nice to see, no, na para tong collaboration ng ninyong mag-ina. It makes it more special. Yes. And personal. Super. And also kasi when we started this, he was like 6 years old. Wow. Sabi niya, we were selling in the beginning at the Legazpi market, Sunday market. It's an organic market in Makati. And then sabi niya, Mama, I want to sell my art there. Huh? Sell your art. Ganyan. So I go, I don't want to part with your art. I find them really cute. Tapos so we started. So I started making handmade stuff, cards with his artwork, and then clothes, shirts. And so it picked up, and then we were able to diversify into clothes, ternos, dresses, and then furniture. So I hand paint furniture, and then I use local weaves together with the furniture. Yes. When did it start? Yung paggamit mo ng local weaves? Kasi I guess sa beginning, hindi mo na local weaves. Hindi pa ganun kasi kauso at that time. Yeah, and I don't know where to get it. Pero yung interest ko with Filipino, very Filipino things since 1997. I was working with Taysin ng Tahanan. We were ang kinuwento talaga. Oh, yes. We went to Aldevinco in Davao for a shoot. It's first anniversary ng Taysin ng Tahanan. And then sa market na yon, I saw this top. Alam mo yung V-neck long sleeve with embroidery. Uh-oh. Sabi nung nagbebenta sa akin, ang nagsuot daw noon, prinsesa. Sold. Binili ko dalawa. Gusto ko maging prinsesa. And then, imagine yung value noon. You know what that is? It's a Tiboli. Tiboli. It's a Tiboli top. Galing ka doon, di ba? Galing si Migs sa Coronadal, South Cotabato. Can you imagine na tinago ko yun? And I even got that na parang yung metal, Yes, yung mga brass, brass na nilagay ko pa sa paa ko. Naglalakad ako rito sa ABS, niloloko nila ako nung time na yun, ha? Aborigine daw ako with my nose and all. Ang galing, you were ahead of your time. Kasi but, ngayon, ha? Sinusot ko siya with jeans. Yes. Sinusot ko siya with jeans. Sabi ko, gusto ko siya kasi iba yung hand embroidery, tas ramdam mo yung energy, effort ng taong gumawa nun. So I think yun yung nag-translate sa akin as we further went into the business. Na parang, hindi nga siya business, it's more of like our bonding together. Yes. Na parang we want to make something handmade para you feel the energy, you get attracted to a specific item of clothing that has that energy that you're looking for. So sabi nila, nakaka-happy daw. Okay. Direct transition naman tayo sa iyong filmmaking life journey. Kasi ngayon, syempre, meron kang bagong palabas. Showing today. Ang guilty today. Pleasure. Today. Showing today. First day namin sa lahat ng 100 cinemas here sa buong Pilipinas. So, sana manood kayong dalawa pagkatapos nito. We have to cash it. Last night, we had our premiere night. Mm-hmm. Okay. And sobrang nakakatuwa kasi ang daming taong pumunta and nakakataba ng puso. Maganda yung reviews ng mga tao about the film. So the title is Guilty Pleasure.
And starring Lovie Poe. Yes. And J.M. De Guzman. Yes. And Jameson Blake. Jameson Blake. Oh. Okay. Yes. Jameson. Jameson. Okay. Si Lovie and si J.M., matagal-tagal na sila. Si Jameson, medyo bago. Hindi naman. I've worked mas bata. With all three of them. Ah, okay. Mas bata siya. Oo. Okay. Tell us about guilty pleasure. Bakit guilty pleasure? There's no pleasure without guilt. Ganun ba yun? Hindi naman. Lahat naman meron tayong guilty pleasure. Parang when you get home, on a lighter note, when you get home at night, what's the thing that makes you relax or makes you take away the sourness or the bitterness of the day? Is it eating chocolates? Or is it watching K-drama? Is it spending time with your child, dancing? Mm-hmm. Yes. Drinking a glass of wine. So, dun lang naman nanggagaling yung, ano na yon, yung title na yon. But the film itself is really more about women. Mm-hmm. So, it's a film about women. It's about women standing up for other women. It's about you empowering yourself and finding your voice and letting your voice be heard. Mm-hmm. Bakit sa tingin mo? That's really timely. Yes, and really very important, especially these days na medyo late na nga eh. Parang ngayon lang tayo uli nagkaka-bosses uli and parang it's too late. But still, you know, there's this movie, it looks like a sexy movie, pero it's not. It's not. It's much deeper than that. Yeah. Bakit? Buhay naman natin talaga naka-incorporate yung sexuality natin and sensuality natin, di ba, in what we do. It's, ang term ko dyan is your passion. But then so many meaning naman yung passion. It could be passion for what you do. It could be passion for love. It's something that pushes you to live your life in the utmost level. Kumbaga parang todo level mo yung passion. Otherwise, wala kang feeling, di ba, pag may passion. So, alam mo, hindi lang naman ngayon yung timeliness ng film. Parang tayo as women in the industry, di ba? Parang we know that it wasn't as easy as you guys getting your voices be heard and taking a lead, di ba? So parang sa atin, nagkaroon ng proseso. So sana yung pelikula namin maging ano siya, parang a continuation. It's parang sana more other films about this theme comes out so that there's more conversation about it, so that it keeps the conversation going with many, many, many other films. Nasaan na po tayo ngayon, Direk? Tingin nyo, when it comes to this conversation, kasi syempre, di ba, social media, digital world is an open book. We are outspoken. Marami na rin po mga movements and we commend those movements. Do you think nga, at least sa Pilipinas, nasaan na po tayo? Sana hindi mo ko tanangin ito ko sa percentage, pero ang na-notice ko is I see people, women, na who has the courage to step up. May ganon. Yung parang 1 in 10, 2 in 10, yung nakikita ko ha, like yes, social media. Of course, of course. But, pero marami na rin na, hello, itong kaharap ko ngayon. Itong kaharap ko ngayon, pusher, enabler, di ba? And that's why we're here, di ba? That's why we're here. We're making clothes, we're making films, we're making stories. Because those things, it opens up a whole new perspective for people to sit back and assess, what do they have? What can they do? Mm-hmm. Where am I at right now? Oo. And a lot of times kasi ang mga kababaihan pa rin, let's face it, until now, sa panahon po ngayon, it's very sad. Second class pa rin citizens tayo. We still don't get the, for me ha, hindi pa rin tayo, we're not there yet. Especially sa Pilipinas, very patriarchal ang society natin. And to see a movie like this, and I see Lovie Poe, she looks so powerful. But at the same time, desirable. Kasi sometimes, diba, pag powerful yung babae. Hindi desirable. Minsan, diba? Kasi nagiging masculine eh. Hindi eh. Sana nandun pa rin yung femininity niya. Yung lalaki, gusto pa rin siyang protektahan even though she has a mind of her own and she knows what she wants. Sana yung, ano pa rin, nandun pa rin yung balance of men protecting the women and the women nurturing the men. Mm-hmm. And the men are supposed to protect the women. Yes. Tandaan niyo po yan. Ngayon, the moment na baliktad. Opo. Hi, Mings. The moment that they don't do the protection, what are they doing? Matik po yan.
Oo. Kasi may iba. And mahirap magsalita kasi lalo na kung mahal mo or naging may pinagsamahan kayo or asawa mo, tatay ng anak mo. Tapos, alam mo yung violence against women and children, nandiyan yan. Comes in different forms. Oh. It's not just about, di ba, different physical. Forms. Physical. Di lang physical. It's also verbal. It's also repressing that woman. It's, it could be also sexual, di ba? So, many things where the man enforces his power over the woman. Mm-hmm. And a lot of times, kahit na yung iba, kahit sa panahon ngayon, sabihin natin we're very modern, hindi pa rin makapagsalita. Mm. And so, is this movie going to encourage women not just women, anybody else, anyone who has experienced something similar to what they'll watch in the film, to speak out. Mm-hmm. Na huwag mahiya. Mm-hmm. Na huwag matakot. Oo, kasi sometimes it becomes very personal. Anong advice mo pag ganun? I mean, parang syempre yung iba yung repercussions din, no? Kaya nung nagsalita siya, hindi mo rin magagaranti na kakampihan ka rin ng marami or you'll get the support. And sometimes it could be the opposite. So why will you speak up? Parang ganon. Ako siguro parang ang focus ko muna yung sarili. Parang know yourself. So that the reason why they're afraid to speak out sometimes is because they feel that they're the ones doing wrong. Mm-hmm. Diba yung parang unsure ka, ako ba yung nagkamali doon? Ako ba yung instigator or enabler why it happened? So parang sana we continuously harness how to thoroughly know ourselves. Okay. Diba? So that we know when we have crossed our boundaries or when we are still within our boundaries. Apo, direct curious ako, no? Of course, without kumbaga spoiling the plot, yung storyline nung kwento nung sine. Pero paano po kaya yung, at least when you work with the writers, yung inspiration of like yung mga practical examples kung ano yung mga nangyayari, literal, about these issues. Paano niyo po siya na-come into life? Paano niyo siya talagang na-storytell yung proseso niyo po? Research. I mean, you get the script, pero it's a script. So it's not yet three-dimensional. So ako on my end, I do my homework, I research, I look for people similar to the characters that I have. And then I really reach out and even though I don't know them, I search. I ask people, please connect me to someone like this. And then, nahanap ko. And then, because I want to tell myself that this character really exists. Then that will give me that confidence na, okay, we're authentic. We're doing this with, totoo siya. Truth. May truth factor siya. Hindi tayo nag-iimbento kasi based on a reference. A case study. Yes. Na ito yung for me, that's fair. Yes, of course. So tell us about the characters of one, si Lovie Poe. Ano yung character niya dito? Si Lovie Poe is a, did a startup law firm. So she's a lawyer. For me, ang tingin ko sa kanya when we were mounting her character, sabi ko, gusto ko ng isang modern Filipina. But you know, like a modern Filipina, hindi naman ibig sabihin too liberal. Kasi, modern Filipina is liberal in your views about the world, but you are traditional in terms of relationships and marriage and family. So, parang ganon yung ano niya, yung hain namin sa kanya, even though modern Filipina siya. And that she knows what she wants, she knows quality when she sees it. So, and very supportive of Filipino, very Filipino things. Kasi nga lawyer, upholding the law of Philippines. Yes, and we can see that in this movie, sige na, kunyari hindi ka mahilig sa pelikula, pero mahilig ka sa fashion and art and local products. Ayun. It's all over the film. Yeah. You used all these, you know, local products, pati furniture, pati bed, pati unan. Mindfully talagang in-effort namin. So what I did was I curated 14 designers, including my brand, to be part of the film. Syempre, you will also have to ask them, do they want to? It's not just about, yeah, go ahead, put my stuff in there. They also have to, parang may trust factor din yan na when you put their brands in there, it's a film that would push forward their brands, telling the story of Filipino products, diba? Mm. So, I'm so happy na sumuport pa rin sa akin the likes of sila Nino Franco, Zara Juan, Rhett Ayala, and may new akong gustong bigyan ng pagkakataon kasi I believe in her products, kay Vara, and then
Of course, nandun pa rin si Abel, yes. Inif Tissue. So, these are brands. Abel was here. Dexter yes, was yes, here. Yes, 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 yes. But these are not just ordinary brands. These are brands that I personally believe in because mm-hmm. I know that they have their own cultural communities, that they're authentic in how they create and build their products and also their goals. So, parang mm-hmm. dadalhin ko rin yung ano, abhikain nila na yon into as another layer of storytelling, di ba? Mm-hmm. Hindi naman niya sinasabi, oh, yung bag mo, ano, Zara One pala, oh, yung hika mo pala, Farah Abu. Hindi. Ginagawa niya yung eksena. Pero nakikita mo yon, di ba? Parang if you know these brands, sabi mo, oh my God, nandun si Piesa. Yes. Oh my God, nandun si, ano, si Alchemista. Yung mga parang brands na sinusupport mo rin. Nakikita mo in a film. And then it adds cred. Mm. Yes. Because you purchase those brands and you know why you do, because you like their quality, you like what they stand for. And it's nice to see a movie na talagang championing Filipino brands and local products, because more often naman yung nakikita natin yung mga generic, alam mo yun, I mean, usually imported. Yung mga ano, wala. But these are ano, I mean, I'm sure the others are also Filipino made, but made in the Philippines because we're here in the Philippines. But this one in particular are using 50%, 80% weaves or raw materials from the Philippines. Kasi it's yung very ratan, apparent, kitang-kita dun sa movie eh, lalo na kung alam mo. Pero it's not also, hindi na naman siya screaming na parang in your face. It's very subtle. Parang sa mga trailer na napanood ko. Ako nga, take ko dyan, kuwari ngayon, Nina, di ba marami tayong mga nakakausap, nakakapanayam ng mga designers, ng mga kumbaga, coming from that local scene, social entrepreneurship. Ito na po-put into life siya. Visually nakikita mo. Hindi lang siya nakalatag, pero it is in action. Na talagang... And I love seeing that. Instead of, alam mong maranilig tayo talaga mga pinay-branded, kinamba Louis Vuitton, mga ganyan. It's integrated already. And parang tawag natin dyan, it's a Filipino luxe brand. Kasi I've been in this movement siguro mga 8-10 years already pushing forward yung Filipino identity natin through fashion. And may presyo talaga siya. You know it. May presyo siya because usually matagal siyang gawin. Tapos hindi siya mass-produced. It's like few pieces, five pieces, one of a kind. So I'm not just talking about my brands but also other brands. Diba? So may brand din si Nina, di ba? Nina Inabel. So alam mo yung bago dumating sa'yo yung material, isang buwan, dalawang buwan, hintayin mo. Kasi nanggagaling sa probinsya. And ang maganda dyan, nakakaroon ng pride yung mga gumagawa nung weaves, yung gumagawa nung bags, because they see that their products na ginawa nila, ginamit itong sikat na artista, ginamit sa isang pelikula, they feel that it has been, alam mo yung accepted. May belongingness. So actually, mga celebrities that we see, yung mga sikat na celebrity, if they go out of their way na isuot yung gawa ng mga Filipino designer o gawang lokal, talaga mga weaves, nakakatuwa, nakakatulong sila. Siguro hindi nila maisip yung, or I'm sure yung alam nila yung influence, but the extent of yung influence na yon, lalo na doon sa gumawa, pag nakita yun nung manghahabi sa, let's say, sa bundok, doon siya, di ba? Let's say, sa Pinili, Ilocos Norte, nakita niya suot ni, for example, you know, Lovey Poe, yung kanilang mga ginagawa, it gives them that sense of pride and they will make more. Yung mga mananahe ganun din. Oh, yung pati mga weavers mananahe. Ganun din. Yeah. Kasi mananahe. If hindi ganun, they will do other jobs eh. Pag walang demand, walang gagawin. Mm-hmm. So they're going to be doing domestic helpers, masons. Mm-hmm. So imbes na kino-continue nila yung pinass on sa kanila nung older generations nila, like the embroidery and beading, ngayon magagawa nila yon free will. Because it sustains their family, it sustains their community. So, malaki yung tulong natin. I mean, sinasabi natin to, it's clothes, but sa totoo lang, ito yung impact nun. It gives them livelihood. It puts food on the table. I mean, you know. It brings it food for, on the table. It also brings pride in the work that they do. Mm-hmm. So, well, congratulations, Direk Connie, and thank you for sharing your insights. Marami kaming natutunan sa'yo, and sana marami pong manood na itong Guilty Pleasure. Ano ba siya? It's R16, pero no cuts. Okay. Kasi ganun ka-importante bawat eksena na makikita nila doon sa pelikula. Let's invite them, Direk. Okay.
pumunta naman po kayo sa sinihan. Mag-date naman po kayo ng inyong mga pamilya, asawa, kaibigan, para meron kayong pag-usapan pagkatapos. Mm. You know, parang makita ninyo yung kwento namin, may mahuli kayo doon, makita ninyo yung favorite designers ninyo ng mga products dun sa pelikula, at makita ninyo ang husay ng ibibigay ng pagsabuhay ng characters ni Lovey, ni JM, at saka ni Jameson. Masisipag itong tatlong to at yung buong cast. Sana po, yung mga dalangin namin na makasama nyo kami sa pelikulang ito at panoorin ninyo ay matupad. Galing na sa mga actor, nanood, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong oras at panahon. Magagaling yung mga actors mo. Ito yung mga... I am proud of this film, and most especially si Lovey, sobrang professional, hardworking, and genuine human being. Mm. That's nice to know. Sana we'll have her, no? On the show, Direk Koini, bahala ka na. When she has time, or if she has time. So maraming salamat. Good luck. Guilty pleasure po, no? Now in cinema, sana po supportahan ang pelikulang Pilipino. Ayan, maraming salamat. Direk Koini Makatuno, ang film director and creative director ng Instagram at? I am local. I am local. With a K. With a K, yes. Right. Thank you so much. And magbabalik po ang nagseserbisyo. Minya Corpus. Kasama po si Mix Bustos. Nagseserbisyo Minya Corpus sa Radyo 630. Committee on Overseas Workers ng Kamara nagpasalamat sa pamahalaan matapos mapalaya ang mga nakakulong na Pinoy sa UAE. Nagbabalita at nagseserbisyo, Willie Delgado Jr. Willie? Maraming salamat, Minya. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang Committee on Overseas Workers sa Kamara sa Pangulong BBM kasunod ng pagpapalaya ng Hari ng United Arab Emirates sa 143 Pilipino na nakakulong sa nasabing bansa. Ang pasasalamat ay personal na pinabot ni sa Pangulo ni Tingong Partilist Representative Judah Sidre na saling tumatay yung chairman ng House Committee on Overseas Workers. Ang kaya Sidre, hindi mapapasubalian ang ipinakitang marasakit ng Pangulo sa mga kababay nating Pilipino nagtatrabaho sa ibayong dagat na tinaguri ang buhay na bayarin ng bansa. Ang pagpapalaya sa 143 Pinoy sa UAE ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng nasabing bansa sa taunang Eid al-Adha. Nagpaabot din ang pasalamat si Asidre sa hari ng UAE na si President Mohammed bin Zayed al-Nakyan na sa dinamang ruler ng Abu Dhabi. Sa kayo na ay mayroong higit na 600,000 na mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa halangan ng healthcare, construction at hospitality. Sabi pa ni Asidre, na ang kabutihang pinapakita ng bansang UAE sa Pilipinas ay nagpapakita ng malalim na pakikipagkaibigan ng dalawang bansa. Siniguro din ni Sidre na ang pangunahing dedikasyon ng Kongreso na pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW sa mampanig ng mundo at ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay patunay sa adhikain ng pamahalaan na wala ni isang Pilipino ang maiiwan. Kaservisyo mo sa Kamara, ako si Willie Delgado Jr. para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Taos pusong tumulong, walang tinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Mga kaservisyo, pinag-usapan lang po natin kanina, or actually sa amin po mga kwentuhan ni Ate Ninya, na kapag dating sa amin mga kids, pinapatry nga po namin ng mga iba't ibang sports. Si Luke Rodriguez, nag-gold po siya sa kanyang taekwondo competition kamakailan. Pero ngayon din po, no, kasi proud na proud po tayo kapag ang ating mga chikiting, especially mga preteens, mga nasa gulang ng mga 7, 8, 9, 10 hanggang teens, na kapag sila po ay nananalo sa mga competitions, hindi lang naman yung
tropeo o yung gold medal, pero yung journey. And at the same time, kumbaga having a sort of a taste of success sa kanilang mga sports, especially at a young age. Dahil po, ito po ang ating topic for today, ang Little Raptors Jiu-Jitsu Team mula po sa DefTac 6 Blades Dojo Garage. Eh, nagwagi po ah, napakaraming medal po. Samot-saring medal nga po. 22 medals po ang kanilang napalanunan sa 2024 SJJIF World Jiu-Jitsu Championship po yan na naganap po sa Nagoya, Japan. Kasi ngayon naman, no, makakausap nga natin ang kanilang head coach at ilan sa mga medalists ng competition na ito. Mula po syempre sa Pilipinas, makakausap nga po natin ngayong hapon ang head coach ng Little Raptors, si Coach MC Bartolome. Hi Coach, congrats! Afternoon. Thank you very much. At makakasama po natin ang silver medalist ng white pre-teen feather gi na si Cassie Kagiwa. Hello, Cassie. Hi po. Hello, good afternoon. At si Tessa Hoson, gold medalist naman ng white junior feather gi. Hello, Tessa. Hello po. Ayan. So, Coach MC, baka naman pwede mong makwento sa amin. No? Ano ba tong competition na to? And at the same time, alam ko marami kayong mga kids, marami kayong mga students na sumali sa event na ito. At saka ano muna yung jiu-jitsu sa mga hindi nakakaalam? Jiu-jitsu kasi... jiu-jitsu, it's a grappling sport. So, we don't have punching, we don't have kicking in jiu-jitsu. It's more of ground. We have submissions. We do arm bars, chokes, yun yung mga... Wrestling. Yeah, we use wrestling talaga. Ang jiu-jitsu kasi we start stand up. So, nagsistart ang jiu-jitsu sa ground. So, we need takedown, wrestling, and we do judo also para mapunta yung laro sa ground. Ayan. So, sige, makuwento mo, Coach, itong competition na to, more or less, at least, marami kayong mga pinadalang mga manalahok, mga estudyante po ninyo, Coach. It was last September 29 in Nagoya, Japan. It's a, we call it Worlds. So, all the countries joined there. Tapos, of course, the best of the best. And then, we're very happy to tell you that we brought home a lot of golds. And then, usually mga nakalaban namin, mga Brazil, Japan, China, Taiwan. So, best of the best talaga siya. So, ilan ng medals ang naiuwi ng Pilipinas? Actually, madami kasi talagang sa amin, madaming sumali sa amin. Meron din ibang teams. Ah, okay, so, okay. So, yung alam mo lang kung ilan, like yung sa inyo? Sa amin, 22 medals. Hindi pa kasama yung ibang Filipina hindi delegation? Pa. Ang hindi dami. Pa. Oh, wow. Tapos, it was a 4-day event, but for the kids, 2 days siya. September 28 and September 29. September 28, no-gi. Yung walang... Walang uniform. Yes. Yan. Okay. Well, let's ask our little kids. Ang cute nila eh. So, okay, ilan taong ka na, Cassie? 10 years old pa lang. 10 years old. And si Cassie ay silver medalist sa white preteen feather gi. So, ilan taon ka when you started? Same age na. I just started like a few months ago pa lang. Wow. What? And you're a silver medalist? So why did you want to take up jiu-jitsu? And you're a girl. It's usually, di ba, a guy sport, di ba? Well, it was mainly for self-defense. But once I watched the competition and I decided I wanted to be like them, so Worlds came up and like my coaches said it was okay naman. So I just decided to join. Wow, is it your first international competition? Yes, my first tournament. First tournament your first ever. First tournament is ever, in Japan. Yeah. Galing naman. Congratulations to you. Si Tessa naman, Tessa, ilang taon ka na? And kailan ka nag-start mag-jiu-jitsu, Tessa? I am 12 years old po and I started baka mga 2 years ago na po. So I started at 11. Wow, ang galing. Okay, and why did you want to take up this sport? Para po sa akin, my mom made us join jiu-jitsu so that we can get off our iPads, our phones. Pero, that's true. Real that talk. That was also my motive. Okay, and then? Pero now po, I realized that it's also not just to get us off our gadgets, pero it's also for us to make friends, to learn self-defense, and to put more fun in our lives.
Wait, but there are other sports, di ba? I mean, jiu-jitsu, usually pang lalaki, di ba? Sabi nga nila. Bakit, why did you decide na jiu-jitsu yung sport mo? Well, I started martial arts at a young age po. So I trained for mga few months each martial art. Taekwondo, karate, judo. Pero I chose jiu-jitsu because I think it was the most for me. Galing. Ayun ang favorite mo. Pero wow, you trained with in other martial arts sports. Galing. So may base na siya. Meron na siyang base. Is that an advantage? Kasi imagine, dami na niyang before nag-jiu-jitsu siya, taekwondo, karate, and judo. It's nice that they have other form of discipline. But taekwondo, karate, and other sports are really different. Kasi like, the cardio is different, and iba yung training. Mm. Coach MC, tanong ko lang, no, para sa yung malayo na narating, no, ng jiu-jitsu, especially in kids and especially in women. Kasi pag sinabi mong jiu-jitsu, these 10, 15 years ago, it's a man's sport. Mm-hmm. Eh. Kumbaga may partner needs, di ba, mga 90s, 2000, may part na may angasan eh. Yun yung kultura dati. Pagdating sa mga lalaki, payatangan, patigasan, paangasan. Pagdating kasi sa jiu-jitsu, may ganung connotation. Pero ngayon, parang nagbago na, no, Coach MC? Parang how do you think ngayon mas nakakatulong ito? Especially sa kids, sabi nga ni Cassie kanina, for self-defense, nagugustuhan ng mga batang babae din. Actually, I'm very happy kasi when I started jiu-jitsu, parang I'm just one or two lang kami sa class na girl. And then it's a really male-dominated sport. Yes. But now, I'm very happy and very proud kasi most of our students, girls, and then they're very good. They're doing really good in jiu-jitsu. And actually, I have a coach before na he told me, I remember clearly na jiu-jitsu is actually for girls. Kasi we have positions na parang, you know, you're in an uncomfortable position and how will you get out of that? Mm. So, tinuturo yun sa jiu-jitsu. Like, if someone mounts you or if someone's trying to attack you, what will you do? Kasi there will be someone stronger, faster, taller, bigger than us, di ba? So, as girls, kailangan natin, parang jiu-jitsu empowers girls kasi. That's how we look at Totoo it. Yun. Curious ako, Coach MC, no, like for Cassie, sabi na few months pa lang siya nag-start mag-jiu-jitsu. Pero parang wow, parang may medal agad. Silver, di ba? Agad. Oh, ang bilis siya natuto. Oh, I mean, ganun ba kadali? I mean, or magaling lang talaga siya? To be honest, jiu-jitsu is not that easy. It's just that they're very disciplined, they're very consistent, and they're very committed. And anything naman na papasukan mo, kailangan you're committed, you're well disciplined, as in talagang persigido kang gawin na you won't quit kahit there will be sacrifices, there will be bumps along the way, just go on, just keep pushing. So Cassie, you know, I'm just curious, how did you balance yung school with the training, and gaano ka kadalas mag-train? Well, I started like three times a week. Mm-mm. And then like when I knew that I was going to join Worlds, I started training every day, Monday to Sunday. Oh wow. For how many months yan, coach? Coach MC, ganun talaga. That's what it takes. Make a champion eh. Uh-huh. Coach, gaano ka tagal yon yung everyday Monday to Sunday? Meron talaga kaming preparation for Worlds. Of course, kasi we're representing not only the team but also the country. So, there will be, yun yung sinasabi namin sa kanila, there will be sacrifices na we have to balance school, we have to balance jiu-jitsu. And if you really want it, you have to balance both. Hindi pa pwede puro jiu-jitsu lang. So, that's what we tell them. What's good about our gym is that we have tutors. So, we carpool kasi most of our students pare-pareho ng school. So, Lasal, Poveda, Ica. So, what we do, we just carpool and then diretso sa gym, we have tutor na. Tapos mag-tutor sila, then after tutor, training na. Para hindi ka na ma-traffic. Oo. Yes. Diba? Okay, let's ask si Tessa, gold medalist, white junior feather gi. Yung training mo, ganito rin, ano? Everyday, saan kang school nag-aaral? I study at Ica po. Okay, how about you, Cassie? I study at Poveda.
Okay. Mm. Ano mama? Oy, how old are you? I'm 10. Oh, my daughter is 10 in Poveda also. Ay, probably batchmates. Galing naman. Ang galing, oo. Okay, nako, alam mo ba, ang hirap niyan kasi yung school eh, hindi ka ba nahirapan? Mm, o yung no, Poveda ba naging ano naman? Alam nila that you're joining and were they very supportive? Yes. Oh. Yeah, they were. Oo, okay. Same with Ika. Yes, oo. Oh. Kailangan may support ng lahat eh. Community yan eh. Gano'n ka vital, coach, yung support ng parents? That is really important. I myself, I'm a parent also. So, of course, the kids naman won't go to the gym na sila lang. Mm-hmm. So there are times na they feel tired, they feel, you know, they don't wanna train. So it's the parents' role talaga na to push. Mm-hmm. So ako, what I do with my kids also, if they feel tired, oh, sige, sleep ka. But if I see you do gadgets, ay, de, training ka. So, totoo yan. Kailangan talaga, nasa parents yun. Oo. So, Cassie, ikaw, so now, hindi ka na masyado nag-gadget because of this sport. Sports. Yeah, I actually don't really do gadget that much. Wow, I'm so proud of you, kids, moms, parents, dads. Ganito dapat. Because you have a lot of time, you need time to train, no? How about you? Ano yung maganda sa jiu-jitsu? Ano yung fulfillment that you feel when you do this sport, Tessa? For me po, it's like, I know it's an aggressive sport. It's very violent. But you know, when I get to the mats, I feel at peace. Ah. All my worries go away. Wow, for a 12-year-old. That's really your sport then. Oh. Wow. Talaga, pagdating sa mat, wala. Oh, oh. Yun na yun. Kasi I mean, you love focused. Jiu-jitsu. That's how much you love jiu-jitsu. And okay. If you want to encourage other girls to take this sport, ano sasabihin mo sa kanila? Why should they take up jiu-jitsu? My message is that you know, although it's a male-dominated sport, I know that girls have the power to do it. And so, join jiu-jitsu. Yeah. Ang galing naman. How about you, Cassie? You have anything to say to all the girls who might, you know, be afraid, baka takot, oh, hindi ko kaya yan. Kasi parang sabi mo nga, medyo aggressive, physical. But for you, what does it give you? Well, as like Tessa said, when you go into the mats, it's like, you feel happy and like you just forget your like your homework. I wish they don't give so much homework, yeah, right? You're already studying in school, may homework pa. Oo nga. Nagparinig. Siguro, ang tanong ko kay Coach MC, no, kasi siyempre pinag-usapan natin yung competition aspect. Pero, partner niya, marami ako mga friends na, sabihin natin meron sila mga 10, 7-year-olds na mga anak, babae at lalaki, ini-enroll talaga nila sa jiu-jitsu for self-defense. Coach, gano'ng ka-importante yung practical application? Hindi lang sa sport, pero para sa atin, kumbaga life skill itong jiu-jitsu po. Basically, what we teach talaga the kids, yung super bago, is really fundamentals. Like, before yung self-defense, of course, we want them to learn yung mga breakfall. Like, for example, hindi naman natin maiwasan yung mga bullies sa school, right? So, if someone try to push them, and if they fall, how will they really fall, I mean, properly? Kasi sometimes they extend their arms so mabibreak. In fact, okay, let me just share na yung kakilala ko, yung anak niya, 7 years old, nadapa lang. Oh. So mali yung dapa. Alam mo, ooperahan kasi naging fracture. Yeah. So, wow. So ngayon, dahil nung nalaman ko yun, kasi it just happened. It's like a freak accident, no? It can also happen to my son. Mm, so ito, you're teaching them how to fall properly. Yes. That's super practical. Galing. And not only the arm, but also the head. Like, they have to tuck their chin para hindi ma-bump yung head nila when they fall. So that's the basic things. Those are the basic things that we teach in jiu-jitsu. Oh, can we do that? Kahit basic lang yung basic self-defense, how to fall properly and all that. Yeah. I mean, if you don't want to compete, I mean, can they do that? Yeah. Mostly kasi in jiu-jitsu, there are yung mga hobbies lang. Hobbies. Merong
competition. Oo, in our gym kasi mostly competition, but we also have yung mga pailan-ilan na nag yung hobbyist. Mm-hmm. So how do you fall on your side para hindi maputol ang arm? What we do is we break fall. So we don't extend our arm. Just fall. And we tap the ano. Huwag matakot mahulog. Huwag matakot. Yes. Yes. Parang hugot yun. Huwag matakot mo fall. Don't catch me, I'm falling. Then tuck your chin so you won't tuck your chin. Bump your head. Yes. I see. Why? If you tuck your chin, pag mahulog ka, it won't, parang hindi mababump yung head. Yung whiplash effect. So ano yung mababump? The back. The back is stronger kasi. Ngayon pa lang meron na ako. Kasi may mga instances kahit sa basketball, kung hindi ka nakapag-tuck ng chin, pag sinabi mag-take charge ka, pwede ka mabagok. Yes. Oo, pag nabagok ang ulo. Oo, hindi mo masakit. Concussion yun. Ulo yun. Pasintabi po. Okay. Yes. Ayan, so lastly, no, mag-wrap up na tayo, Coach MC. Ano bang future plans ng team ninyo? Sa pa ba kayo lalahok sa mga competitions? We're hoping na we can compete more sa worlds, like in the US naman, in other countries. Kasi we started lang this year, we started nung March sa Japan, and then yung September, we went to Japan for the worlds. Hopefully, we can compete naman sa maybe US or Abu Dhabi, the big leagues. Yeah. Mga Brazil, ganyan. Yeah, the Brazil. Of course, in ang motherland, jiu-jitsu. Okay, but what's the advantage of being Filipino? Meron ba? I mean, how do we fare kumpara sa actually, ibang bansa? That's true. Mm-hmm. That's true. Kami kasi we believe na yung mga Filipinos kasi we have heart. Mm. We fight with heart. So even we're not that as tall as other nationalities, but lalaban tayo. Uh-oh. Eh pati sa mga bata, it shows. Yeah. And I'm very proud of them. Mm-hmm. I'm really ang proud galing of them. How many students do you have now? As of the moment, we have around 50. Wow. Yeah. And how many instructors? For kids, we're only three, four. Three or four? Yeah, four. Two black belts. One purple belt and one blue belt. Ang galing. So let's invite them if baka may interesado dito na mag-jujitsu, whether adult or bata. Yes. Or sa inyong team, Coach. Yes. We are Dojo Garage Deftak Green Hills. We are just in EDSA Green Hills. In midway court building. So okay. if you have inquiries, just message us on our Facebook and Instagram. Ang Facebook Instagram nyo is? Dojo Garage. Okay, nako. Maraming salamat. And once again, congratulations to the Little Raptors, tama ba? Jiu-Jitsu yes. team from DefTac Six Blades Dojo Garage. Thank you, Coach MC Bartolome, silver medalist Cassie Cagioa from Poveda, and Tessa Hosson, gold medalist from ICA. Maraming salamat sa inyo. And we have a kid here. What school is he from? Lasal. Lasal naman. Name? And what did you win? Gold. Gold. What's your name? Tiago. Tiago. Okay. Congrats to all of you guys. Thank you for sharing your story and being an inspiration. Thank you. Yay. Thank you so much. Back for them, ang babata, pero parang na talaga, yung mga pagpasok daw doon, they feel calm and they happy. They're at peace. Wow. Kita mo talaga. Takes a level of maturity. Iba. Ah. Yes, I love it. Okay. Iba yung champion mindset. Yes. Yeah. Okay, maraming salamat. Nagdaan na naman po ang isang oras na nakasama niyo po kami. Dito lang po sa programang nagbibigay ng serbisyo, saya, at nakakapag-inspire po sa inyong lahat. At marami rin po tayong natututunan. Ito po si Nina Corpus. Susunod po, Issues Pared. Kasama po si Tony V at KC, Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. Ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Nagseserbisyo, Nina Corpus, sa Radyo 630. Ito po ang Dido. Para sa mga kwentong viral, trending at anything interesting, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.